بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid, ayaw ko sanang sasaw-saw ito nga subject na ito, pero nag-trending naman at trending at viral ngayon. Ito ang hambugan, itong ang ambisyon, wishful thinking ni Senator Manny Pacquiao, at ito ay nagagalit ang ating mahal na presidente. At alagay ko, mayroon naman tayong freedom of expression bawat isa sa atin, at ang kaganapan sa atin o hahantong ito ngayon si Pacquiao ay maging presidente ay kawawa tayo mga Pilipino. Imagine kung ano-ano nilang sinasabi, magkaroon daw ng libreng bahay lahat ng mga Pilipino after 6 years. Ha? Libreng bahay, wala nang squatters. Sa Amerika nga, ang daming squatter sa Amerika eh. Yan yung Soviet of Russia, maraming squatters eh. Walang bahay. Mga malaking mga bansa ito. Powerful ng mga bansa. Pakistan, powerful ng mga bansa pa ito. Israel mismo. Ang dami dyan nga walang mga bahay. Ha? Nandyan kumakain lang sa kanto-kanto. Nandyan sa Israel mismo. Mga powerful countries ito. Itong Pilipinas, mawala ng mga squatters. May bahay na lahat. Naku naman, Dodong, grabe ka naman. No, Pacquiao, magboxing ka na lang. Huwag ka ng politika, masyado nang mahangin yung salita mo. Huh? Sino bang advisor mo, si Drilon? Ang advisor nito, huwag niyang pabayaan ito dahil ang bandang huli, makasabi tayo, mas maganda siguro ipa-examine natin sa mga psychiatrist ating senator. Huh? Tutulungan nilang natin, magpa-examine muna sa mga psychiatrist dyan kung anong nangyayari. Sabihin niya mawala ang squatter? Kahit nga Amerika, ang daming squatter sa Amerika. Million mga squatter sa Amerika, walang bahay. Natutulog lang sa paghihingi. Ang Pilipinas pa. Ang mawalaan, ang lahat ay magkakaroon ng bahay. Ano ba? At ito ng EBCBN eh. Ito, isa ito, nga gusto mo ibabalik ang EBCBN. Sabi niya, corruption? Pero ang daming corrupt itong EBCBN, billion-billion ang kinukurakot ng EBCBN. Sa hearing sa Congress, alam natin yan. Pero anong gusto ni Pacquiao mangyayari sa EBCBN? Sige, pakinggan natin kung anong gusto niya. Sabi niya, wala daw ng corruption ha. Pero hayag sa lahat ng Pilipino kung ano ang ginawa ang EBCBN, corruption ang EBCBN. Pero si Pacquiao, sabi niya, galit daw siya sa corruption, pero bakit gusto niya ibalik ang CBN? EBCBN, pakinggan natin. Closure ng station, parang malaking kawalan ng buong sambayan ng Pilipino ang mawala ang EBS, CBN. Dahil malapakalaking tulong ito para sa ating bansa na magkaroon ng informasyon ang bawat isa. Kailangan isipin natin kung ano may maging desisyon natin. Hindi ko pinapangunahan kung ano yung maging desisyon ninyo, pero napaka-importante na may EBS-CBN na nagbibigay ng balita, naghatid ng balita sa buong bansa at nag-inform sa atin sa mga kaganapan, dahil hindi naman natin alam no, mga nangyayari. But because of that television, EBS-CBN, at sa yung iba pang mga television ay na-inform tayo, at yan ay napakalaking tulong para sa atin, at magpapasalamat tayo dahil tayo ay aware at na-update sa mga kaganapan. Narinig ninyo mga kapatid, na-update sa mga kaganapan? Bakit? Sir, EBCBN lang ba po ang naghahatid ng balita? Sabi mo, galit ka sa corruption. Klarong-klaro ng corrupt ng EBCBN na hindi nga na-renew dahil sa corruption eh. Tapos ngayon gusto ka ibalik, tapos sabi mo naman galit ka sa corruption, tapos ikaw ang gusto mong ibalik ang EBCBN kahit halata na hindi nga na-renew eh. Bakit hindi na-renew? Corruption, billion-billion. Tapos sabi mo ngayon ang gobyerno ni Duterte, Sir Digong, mahal na presidente, ay triple, double, triple o ano pa yan, corruption. Tapos kung may pag-inag-uusapan man kayo ni Presidente,
personal, private, eh huwag mo nang sabihin sa public dahil kung iba ka, mahulog ka nga traitor dyan eh. Yung pinag-uusapan nyo private, kayo lang dalawa, ibang bilang kaibigan, huwag mo nang i-divulge sa, ano, sa public dahil para kang traitor na nun, maging traitor ka na, sir. Huh? Mabuti pa si Sir Pacquiao, siguro ay advice mo, Sir Pacquiao, mayroon kang mayaman ka naman, sana magkakaroon ng private psychiatrist bago ikaw po magsalita at magpa-examine. So, salamat po sa nakikinig. Okay, maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.